What's up, Madlang people? It's Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. Yes, sakay na po kayo ah. Araw na naman ang Miyerkules. Marso a 10. Taon 2020. Siyempre, andito na naman tayo sa programang Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. Ay, pasensya na po. Medyo nagkamali ako sa pizza. Aonsi na pala ng Marso. Taon 2020. Parang natutulog pa yata ako. Ano? Pero, sakay lang po kayo dahil isa na namang edisyon ng programang Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. Sa pangalan po ng bumubuo ng DWSS 107.5 Deyo Teleradio. Sa pangalan po ng ni Station Manager Deyo Ribamba. At siyempre po ang mga Deyo Teleradio reporter kay Sir Ronel Santoyo. At siyempre po ako po ang inyong magiging chauffeur. Ang driver na sweet lover. Ronel Nebres. At siyempre, patuloy po kayong nakatune in sa 107.5 Deyo Teleradio. At siyempre, bago po tayo magsimula ng ating Kamada sa Kalsada, batiin po muna natin ang mga kabaro. Kabaro natin na nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito. Siyempre, happy birthday po diyan sa Barangay Anislag. Kay Kabaro Rani Maranyo. At siyempre po, belated happy birthday ang founder ng pinangat ni Pando, Sir Andy Medalla. Kahapon po yan. At siyempre, dyan po sa bayan ng Kamalig, ang aking pamangkin, si Lance Nebres. Ang anak po ng aming junior na si Mr. Rodrigo Nebres Jr. Diyan sa Nebres Itiri, diyan sa bayan ng Kamalig, sa Ronel's Pinangat. At siyempre po, habang marami pong nanonood at nakikinig, siyempre, happy listening po and happy viewing kay Sir Jess Hular Palisa. At siyempre, dyan po sa Big Daddies, abay, nakikinig po si Madam Mary Jane, Mary Jane Samblero. At siyempre po, ang kanilang mga alalays, mga cooks, abay, talagang nakaabang na sa DWSS Deyo Teleradio 107.5. At siyempre po sa lahat ng mga members ng Basta Driver Safety Enforcer. At siyempre happy viewing kay Sir Tomas, kay Papa Tam Harilya, ang hari ng Dos Pulgadas. At siyempre po patuloy po kayo nakaabang ang issue po natin ngayon. Hindi nalalayo sa COVID-19.
Kasi ang kailangan po, lahat po tayo, individual, ay gagawa po ng paraan upang hindi na makapasok dito sa ating rehiyon, sa Bicol Region, ang mabilis na lumaganap na COVID-19. At siyempre, ang latest update po ay meron na pong 33 infected sa buong Pilipinas. At siyempre, yung kumakalat po, yung dating na-post po kasi, yung kumakalat na 12 dito sa Bicol na COVID proof, hindi po, na-clear na po yun dati nung nakarang Enero pa po yun. Kaya i-clear ko lang po sa inyong lahat dahil may mga nagtatanong sa akin. Kasi may mga nakakabasa na hindi naman nila binabasa yung kumpletong detalye. So, sa ngayon po, good news po dahil wala pa namang COVID-19 infected dito sa Bicol Region. So, yun po ang good news sa atin. Pero sana po, huwag na nating hahayaan na makapasok pa dito sa atin dito sa Bicol Region. Kaya sa lahat po ng mga bibiyahe, galing po sa Metro Manila, lalong-lalo na kung saan ang lugar na mayroong COVID-19 infected. Sana po kayo na mismo na magpa-check sa mga authorized na agency, lalong-lalo na po sa DOH, sa mga ospital. So sana po huwag po nating hahayaan na mas madagdagan pa itong COVID-19 infected. Bagkos, sana po gumaling na yung mga infected. Ika nga, sabi nga, prevention is better than cure. Kaya sana po, lahat po tayo tumulong kung paano tayo makakaiwas sa sakit na ito. So, ayon po sa DOH, patuloy po na suportahan po natin ang kanilang programa. Kasi ito po, ayon sa kanila, dapat every time mag-uhugas po tayo ng kamay, yung mga hindi naliligo, maligo na araw-araw. Joke lang po ha. Pero talaga, kailangan po natin maging malinis tayo sa katawan para halimbawa may naka-infect na itong virus na ito. Talagang mawas out na. So, hindi po ito biro-biro na pinagdadaanan natin. Pwera lang po dyan sa COVID-19. Meron pa po, abalang-abala po yung sa Department of Agriculture. Ito pong kumakalat din na African swine fever. Ano? Kaya talagang sobrang stress na po ng ilang mga tauhan ng gobyerno, lalong-lalo na yung sa Department of Health and Department of Agriculture. Happy viewing po kay Manlapas Bona Marge. Shout out po from Markayda family. Siyempre, itong Markayda family, dyan po sa bayan ng Daraga. At siyempre, marami din dyan sa bayan ng Kamalig. Mga Markayda family. So, ito po, patuloy po kayong makinig sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. At siyempre po, ito pong pinaghahandaan para hindi po makapasok dito sa Bicol Region. Sana po itong ating mga tauhan ng LTFRB magsagawa ulit na itong mga precaution measures dito sa mga terminals. Sana po patuloy po na gawin natin yung nararapat sa lahat ng mga terminals dyan po sa Metro Manila. Habang hindi pa po, ayaw po pumayag ni President Rodrigo Roa Duterte na i-lockdown ang NCR. Kasi ayon sa kanya, talagang maaapektuhan ang maraming maaapektuhan na kabuhayan. Paano nga kung ito, lumaganap pa lalo yung epidemya? Itong, kasi nasa kategorya na po ito ng epidemya. Ayon din po sa aking sariling research.
kapag ito po ang sakit, itang virus, eh talagang kumalat na sa buong bansa. Ayon po sa World Health Organization, almost 100 na country na yung infected nitong COVID-2019. So, ito po ay nasa kategorya na ng epidemya. So, talagang nakakabahala po ito. Eh, doon nga sa bansa ng Italy, talagang plano na i-lockdown yung buong Italy. So sana po manalangin po tayo na sana dito sa Pilipinas huwag nang madagdagan pa bagkus mawala na po itong virus na ito dito sa atin. Eh talagang hindi naman ito sinasadyang ma-infect tayo dito, pero sana ma-prevent po natin para maging safe po tayo lahat ng mga Pilipino. At siyempre po sa diyan po sa Pulanggi Integrated Terminal. Happy listening po diyan sa lahat ng mga pasahero at mga drivers po ng mga jeepney at mga bus driver. At siyempre po may kakarating lang po na balita. Ito po yung nagsagawa po ng surprise drug test dito po sa bayan ng Pulanggi. Ito po yung surprise random drug test. At siyempre, as usual po, may mga nag-positive na naman po na gumagamit ng drugs sa ating mga kasamahang mga tsuper. Ayun, na-drain na po yun. At siyempre po, ayon po sa ipinalabas na impormasyon, ito po halos kombinasyon po ito ng bus at mga truck driver po dito sa isinagawang random surprise drug test. Talagang lahat, marami pa talagang mga driver na gumagamit nitong ipinagbabawal na droga kasi ayon sa ilang mga driver, talagang itong mga kasamahan nating mga tsuper, siguro kailangan nila na maging malakas ang kanilang resistensya habang nagda-drive. Pero hindi nila na alam na nalalagay po sa alanganin itong ating mga kababayan na kanilang mga pasahero na buhay po nila ang inaasa sa kamay ng tsuper. Happy viewing po sa Facebook Live, Madam Cherry Rosauro Reyes Emiliana, Kagawad Juan Herrera ng Barangay Baskaran, Daraga Albay, kay Will Salyao, at siyempre kay Makoy Lieno. At siyempre kay Jan Hugo Kabakang. Chief, pa-shout out naman dito sa Camelia, Bulacan, sa lahat ng mga Bicolanong worker at mga engineer dito. Also, nasa Bulacan, buti wala pang nakakarating dyan na virus ng COVID-2019. Sana maging maingat po kayo dyan sa Bulacan, dyan sa inyong area. So sana po tulong-tulong po tayo sa grupo ng Basta Driver Safety Enforcer na ma-prevent ito na makapasok dito sa atin. Sa pag-uwi ninyo, pa-check up muna kayo bago kayo dumiretso dito sa Bicol Region. At siyempre, ang buong istasyon po ng DWSS 107.5 Deo Teleradio ay talagang puspusan ang kampanya para hindi po dito makapasok sa ating rehiyon itong pinangangambahan natin na COVID-2019. So maraming salamat po sa lahat ng nanonood at nakikinig dito sa
DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, yung mga bus na bumibiyahe, habang bumibiyahe ay ginagawang background ang aming programa diyan sa dito sa DWSS 107.5. Ride shape na lang po sa lahat ng kasamahang mga chopper. Kasi ito po talagang ang pasahero eh nakasalalay ang kanilang buhay sa ating mga kamay. At siyempre bago ko po makalimutan ito kay Madam Big Daddy's Food House, kay Madam Mary Jean Samblero, Sherry Rose Opeña ang kanilang cook. At siyempre kay Eloisa Miles Samblero at saka kay Austin Jan Samblero. So ang kanilang daddy ay nakasakay na sa barko. So sana po sa kanyang pag-uwi eh talagang safe siya sa COVID-19 virus. Ano? At siyempre happy viewing po sa lahat ng mga grupo na nanonood po sa kanilang watch party. Yan po sa taga-Albay Ako Group ni Sir Albert Albert Spencer Granada Salenga. At siyempre ang napakalaking Facebook group ang ito po na ano yan, Tatak Bicol Oragon. Talagang napakalaking grupo. So ayun po, talagang ito po ay ginagawa nila sa watch party sa kanilang mga ito sa kanilang mga grupo. So talaga, maraming salamat po at saka siyempre sa iba pang mga grupo, lalong-lalo na po itong mga members ng Basta Driver Safety Enforcer. At siyempre, ito sir, nanonood na si Ram Jason Buebos. Siyempre, sabi ni Sir Ram Jason, ito Sir Deo, kumusta ka na lang daw kasi nagka-chat kami noong isang linggo, noong nakaraang linggo. Ito si Sir Ram Jason Buebo. So maraming salamat sa laging panonood. At siyempre po, sa lahat po ng mga tricycle driver, huwag nating iiwan itong mga issue dito sa tricycle. Ano? So talagang na parang natatabunan na kasi ng issue ng COVID-19 itong ibang mga issue na pinag-uusapan. So sana po ito po nagsasagawa din itong mga local government unit para magplano itong LPTRP. Itong local public transport plan ng mga local government unit. Kung sakali makagawa sila ng paraan at mabigyan din ng alternate route itong mga tricycle yung kanilang dadaanan. So habang wala pa pong nakukuha na ito mga alternate route itong mga tricycle, so patuloy pa na pinapayagan sa National Highway itong ilang mga local government ang mga tricycle. Pero sa ipinarating sa akin na impormasyon ng aking member ng Basta Driver Safety Enforcer, diyan po sa probinsya ng Sorsogon, talagang mahigpit na ipinagbabawal na itong mga tricycle sa National Highway. Pero minsan, ito may mga bayan na wala namang alternate route. May mga nakalagay dyan kasi matagal-tagal na akong hindi napunta dyan sa probinsya ng Sorsogon. May mga nakalagay na karatula itong tricycle use outer lane. So ito po lang yung pwedeng gawin ng mga tricycle driver kasi itong ilang operator hindi naman nila alam kung ano yung paano nagda-drive itong kanilang mga chopper.
Pero sana magkaroon sila ng communication between the operator and the tricycle driver. Kasi ito po ay talagang kung sakali hindi na payagan ng DILG na dumaan pa sa National Highway, pero hindi naman sila mawawala ng biyahe. So ito po, dito na lang sa mga municipal road. Sa National Highway lang po yan. Gustong ipagbawal ng Department of Interior and Local Government. So sana po sa lahat po ng mga tricycle operators and drivers, yung mga TODA, sana po si yung mga official ninyo, mga presidente and mga board members ng TODA, kayo na mismo magbigay ng advice sa inyong mga members, sa mga chopper, para hindi naman kayo mawala ng hanap buhay, kasi hindi naman totally kayo wawala ng hanap buhay. Sabi nga, ilalagay lang po sa tama. So ito po talaga mga issue, kailangan pa rin natin iparating sa inyo. At siyempre, ito pong Land Transportation Office, may nakaambang pagbabago po sa sistema ng pagkuha nitong mga driver's license. Ito po na sinasabi na sa pagkuha pa lang po ng student permit, ay dadaan na po sila sa 15 hours na lecture para po sa lahat ng mga itong mga traffic rules and regulations, mga Republic Act tungkol po sa transport system dito sa atin sa Pilipinas. So sa renewal po, magkakaroon po, kahit yung mga professional na, magkakaroon ng 8 hours lecture upang i-refresh. Kahit alam po natin itong mga batas, pero sigurado may mga nakakalimutan po tayo dito. Kaya marami pong mga violators na mga medyo may katagalan na sa pagmamaneho. Lalong-lalo na ito na pagbabawal ng isang chopper sa paggamit ng ipinagbabawal na droga. Anyway, itong pagbabawal ng paggamit ng droga sa lahat po ito ng tao, hindi lang sa mga driver. Kaso nga lang talagang marami tayong ditong matitigas ang ulo, mga kasamahan natin dyan sa hanap buhay. Sabi ni Sir Jason Siram Buevos, watching now here from Ginubatan, Albay. Pagrit naman, padaba akong kabarangay. Padi, salamat. Sino-sino ba ang mga padaba mong kabarangay? At siyempre, kay Madam Nelly Gomez, Morcoso Gomez, dyan sa Barangay Taladong. Ang lakas dyan ng DWSS 107.5 Deo Teleradio. Maraming salamat po. At siyempre, ito po si Madam Nelly Morcoso Gomez. Pwede itong maging barangay kagawa dyan sa Barangay Taladong. Sigurado na yan sa 2022. Madam Nelly, kumusta na lang sa lahat dyan? Ikumusta mo na lang kami dyan sa lahat ng kabarangay natin dyan sa Barangay Taladong. So, kumusta po ang signal ng DWSS dyan sa Barangay Taladong ng Kamalig, Albay? At siyempre, ito Sir Deo, si Sir Siram Jason, siguro magkakilala talaga kayo nito. And talagang lagi na siyang nakaabang sa ating programa dito sa Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, ang tamang oras po, mayroon na po tayong 52 minutes makalipas po ang alas 12 ng hapon. At siyempre, kayo po'y patuloy na nakikinig sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. At siyempre, sa lahat po na
Ito po, maisingit ko nga pala. Ano? Ang buong team po ng DWSS 107.5 Deyo Teleradio at ang buong team ng Basta Driver Safety Enforcer. Ipinaparating po namin ang pakikiramay po sa pamilya ni Public Information Officer Don Acejo ng DPWH 2nd Engineering District sa Maintenance Division. So, condolence na lang po sa family Acejo. Ito kasi si Sir Don Juan Acejo, talagang malaking naitulong nito sa grupo sa tuwing may ipinaparating po kami na mga isyo tungkol po sa kalsada kasi sila po nagpapaabot dun sa kanilang engineer kaya district engineer Danilo Bella. So maraming salamat po sa talagang masigasig at masipag na public information officer. So ito po may nakaburol po siya sa chapel to ng Nuestra Señora de Salvacion. So sa buong pamilya po ng Acejo, ipinaparating po ng DWSS 107.5 Deyo Teleradio at ng buong puwersa ng Basta Driver Safety Enforcer Incorporated. Pizza time. Yes, pakicheck po ng inyong mga orasan. 55 minutes makalipas ang alas 12 ng hapon. At siyempre, happy viewing po kay Madam Queen Janet Natuel dyan sa Barangay Maoraro ng Ginubatan, Albay. Ito po si Madam Queen Janet. Ito po ay masigasig na tagapagpaabot ng impormasyon mula dyan sa kanilang barangay sa Barangay Maoraro. Lalong-lalo na po dyan sa Kine Village. Yung mga issue dyan sa basura, sana po na solusyonan na ni Honorable Kagawad Randy Gata. Ito po, si Sir Randy Gata ay talagang aktibong municipal kagawad ng Ginubatan, Albay. Talagang napakabilis umaksyon. Lalong-lalo na sa mga issue sa kalsada kasi siya po yung may hawak ng Public Transport Committee. So talagang maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa aming mga advokasya sa safety on the road. At siyempre po, kaninang umaga lang, ipinalabas po yung balita mula po sa Regional Development Council. Ito po yung plano ng Regional Development Council Chairman, Honorable Mayor Noel Rosal. Ang plano na ito pong Philippine Railways, ano? Hindi na po dadaan sa bayan ng Daraga at hindi na dediretso sa Legazpi City kung sakali. Ito po idadivert na sa may bayan ng Kamalig. Diretso na po ng probinsya ng Sorsogon. Pero dadaan pa rin sa may malapit sa International Airport. Kasi ito po gagawin na lamang pong alternate road itong release sa mga oras na ito kasi ngayon may release pa diyan sa bayan ng Daraga diretso ng lungsod ng Legazpi. Pero sana po kung sakali na mangyari ito para masolusyunan na itong problema ng daloy ng traffic diyan sa Daraga Albay at saka sa lungsod ng Legazpi kasi ito talagang ang mga sasakyan patuloy na dumarami. Halos araw-araw, padami ng padami ang mga
talagang ang aming advokasya ay maiparating ang lahat ng mga impormasyon, lalong-lalo na tungkol po sa usapin dito sa transportasyon at sa mga sinasagawang akbang ng ating ahensya, itong Land Transportation Office, Philippine National Police, and Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Kasi ito po talagang ang kanilang ginagawa para naman sa kaligtasan sa lahat ng mga biyahero. So sa lahat po ng mga kasamahan, mga super, sana po stop na po ninyo yung paggagamit nitong ipinagbabawal na droga. Dahil hindi na po titigil itong ating mga ahensya para sa mga surprise drug test. Talagang dire-diretso na po ito. Kaya itong isinasagawa nitong mga ahensya ng ating gobyerno, talagang seryoso. So, wag nyo na pong susubukan na gumamit pa. So, kung siguro may mahabang biyahe kayo, so siguro sana dalawa kayo na magka-relyebo, kasi pag inabot ng pagod at antok itong isang driver, kailangan na magpahinga. So habang nagpapahinga, may kapalit para ito nga, sabi nga sa kanta dito sa ating background, oras na ng relyebo. So kahit dyan sa mga stopover, pwede kayong mag-relyebo. At siyempre siguro naman, alam ninyo na may biyahe kayo, huwag na kayong iinom muna at malalasing, kasi minsan ito po yung nagiging sanhi, nagiging dahilan ng pagka-antukin ng ating mga kasamahang super, yung may mga hangover. Kaya siguro, sa kapag may trabaho, trabaho lang muna. Saka na yung happy-happy sa oras ng walang trabaho. At siyempre, kapag nagpahinga po kayo, kinabukasan may biyahe ulit kayo, huwag na kayong iinom sa gabi, kasi ito ang nagiging dahilan itong mga hangover na sinasabi. Ay, si Madam Arlene. Oh, sa kabilang network, Sir Deo, from Born TV, Eden Arias po. So, maraming salamat. Isa rin po akong masugit na tagapanood nitong kanilang programa. So sa ngayon, sila po yung nanonood din sa amin dito sa DWSS 107.5 Deo Teller Radio. So patuloy po tayong sa ating kamada sa kalsada. Ang oras, Philippine Standard Time, meron na po tayong eksakto alauna ng hapon. At sa lahat po ng mga super na inaantok, kung wala naman kayong pasahero, tulog muna kayo habang nakikinig sa aming programa, Kamada sa Kalsada. So, kami po ang bahala sa impormasyon. Diyan lang po kayo at dito rin kami. At siyempre po, siguro talagang kailangan na po natin puspusan, pagtulong-tulungan na po natin. Kaya kami po sa DWSS 107.5 Deo Teleradio at sa buong team ng Basta Driver Safety Enforcer, nagsasagawa na rin po kami ng hakbang. Ito po unang-una, tumutulong po kami sa information dissemination nitong mga relevanting impormasyon na aming nakukuha. Isinishare po namin yan sa public para yung ibang walang information, malaman ulit nila. Kasi kagabi lang po talagang puspusan ang mga isinasagawa nitong ating ahensya, lalong-lalo na po itong Department of Health. Talagang na haggard na po tayo dito sa itong pinangangambahan, na sana wag na nating ayaan na makapasok pa dito. Magandang hapon kay Madam Asiel Marbella. At siyempre po, kumusta din po diyan sa probinsya, sa bayan ng Donsol, probinsya ng Sorsogon. Kumusta po pala yung kampanya natin diyan sa
kontra sa mga asong gala sa kalsada. Itong si Sir Wiley Rabulan ang aming chief diyan sa bayan ng Dunsol. Talagang tinatawagan niya yung atensyon nitong si Honorable Mayor yung diyan sa bayan ng Dunsol. Kasi pero aminin po natin na buong Pilipinas talagang problema po itong mga kumakalat na aso. Kaya ito pong mga kumakalat-kalat na aso sa kalsada, talagang hindi pa po nasusolusyonan hanggang sa ngayon kasi wala pa naman talagang strictong enforcement tungkol po dito. Ito po kasi ay nagdudulot ng aksidente sa kalsada. Lalong-lalo na po, sobrang peligro ito sa mga nakamotorsiklo. Kaya po dyan sa bayan ng Dunsol, katulong po niya si Sir Lyndon Briones at saka yung iba pa niyang mga safety enforcer dyan. Go-go lang po kayo dyan. Nandito lang po kaming mga admin at siyempre itong mga official nitong Basta Driver Safety Enforcer. Kung ano man po ang kailangan na back up, ipaabot lang po ninyo sa amin kasi nandito lang po kami. Nandyan din po si Madam Lal, Engineer Lisel Briboneria sa Bayan ng Ginobatan para gumawa nitong mga request letter natin. Speaking nga pala po dyan sa request letter, may naka-pending kami na request letter sa City Engineering Office ng Legazpi City. Ano? So siguro nitong linggo baka ma-follow up namin kasi wala man lang reply na ipinaparating sa amin kung kumusta po o kung nabasa na ba nila itong aming request letter. Ito po yung issue diyan sa may Highlands subdivision diyan po sa ginawang alternate road diyan sa Barangay Estansa, Legazpi City. Ito po kasi yung ginawang alternate road dahil po yan, in connection po yan dyan sa isinasagawang road reblocking dyan sa Barangay Kimantong at Barangay Sipi. Ito po kasi walang barikada. So mataas po yung bangin doon. So ito po ay nakita ng isang aming safety enforcer at ipinarating sa amin. So talagang gumawa kami ng hakbang para maiparating po sa kinauukulan. Kami po sa Basta Driver Safety Enforcer, hindi po ibig sabihin na gagawa kami ng akbang. Kami mismo ang gagawa ng mga inilalagay. Kundi po nakikipag-communicate and nakikipag-coordinate lang po kami sa mga ahensya na mga concern agency. Kaya ito po sa Legazpi City Engineering Office, sana po mabigyan din po yan ng aksyon dahil po para lang yan sa lahat ng mga motorista para sa kaligtasan ng mga kasamahan nating mga motorista na dumadaan dyan sa may Barangay Estansa. Partikular na dyan sa may Highland Subdivision, talagang kung dadaan po kayo dyan, talagang napaka-delikado. So lagi po nating isipin sa lahat ng mga biyahero na lahat ng pamilya natin naghihintay sa ating pag-uwi. Lalong-lalo na po yung mga pasahero na talagang ibinibigay nilang tiwala ang kanilang buhay sa ating mga kamay. So sa lahat po ng mga tsuper, sana maging maingat po tayo, ika nga, maging sweet lover tayo. Hindi ibig sabihin na lahat ng sweet lover, iba yung papasok sa inyong isipan. Talagang mahalin dapat natin ang ating mga pasahero. At siyempre po, sa lahat po ng mga kasamahan at super na bumibiyahe ng Metro Manila, sana po ipasunod po ninyo yung kautusan po ng LTFRB. Itong ipinalabas na memorandum order, yung paggagamit po nitong
mga face mask at itong sanitizer, anumang uri ng sanitizer. So sa akin po, dyan sa aking jeepney, paubos na rin yung rubbing alcohol. Dapat po kung rubbing alcohol, 70% kasi meron itong 40% yung isopropyl. Hindi po yun pwede kasi pang ito po yung 70%, ito talaga yung pang disinfect ng mga virus. So talagang kami sa mga public transport talagang inutusan nitong LTFRB. Pero sa aking pong nakikita na kukunti lang itong sumusunod, siguro halos mga 10% lang. Pero bago pa man po nagpalabas itong LTFRB ng Memorandum Order 2020, talagang marami na po rin na gumagamit ng face mask. Pero ang purpose po yung maprotektahan sa usok at sa alikabok. Pero ngayon, talagang iba po yung ating poprotektahan. Dapat yung virus na kumakalat. Magandang hapon kay Madam Bing Nebres Nolia, ang aking napakagandang pinsan. Nasaan ka ba, Madam Bing? Ingat ka po dyan sa Metro Manila. Kung nandyan ka pa, sana mag self-quarantine na lang muna kayo. More power to your program, Primoy. Talagang power na power ito ang iyong Primoy. Talagang go lang ng go. Para po sa kaligtasan ng lahat. So para sa atin, Madam Bing, talagang sisikapin natin na maiparating ang mga impormasyon. At siyempre diyan po sa KSA, kay Madam Ina del Castillo Maroliano. At siyempre, kay Sir Carl Sandigan. Kumusta, Sir Carl Sandigan? Ayos kaayo? So, Madam Bing, Primay, sana po gumawa din kayo ng paraan dyan para hindi makapasok sa inyo yung coronavirus. Kasi, Madam Bing, Primay, ang coronavirus talagang ang bilis kumalat. Sabi nga, mas mabilis pa daw ito sa chismo sa virus. Sabi ni Madam Ina del Castillo Maroliano, magandang tanghali po sa lahat. So, dyan po sa bayan ng Daraga sa Piña Francia, Madam Ina del Castillo, kumusta na lang po dyan? Abay, nasa Taguig pala talaga ito si Madam Bing, yung unang bayan na na-infect nitong COVID-19. Kumusta naman, Madam, ang sitwasyon dyan? Buti naman, hindi pa naman naka-lockdown itong bayan ng Taguig. Lungsod ito ng Taguig. Madam, nandyan din po, may kabaro po tayo dyan, si Madam, si Sir Elder Marquesis. Kilala po yan ni Madam Maricel Nisola. Si Sir Elder Marquesis. At siyempre ang aking classmate, napakagandang classmate, si Madam Emiliana Nebreja Buqueda. Abe, talagang salamat po sa inyong panonood. Talagang patuloy ang suporta ng aking mga viewers para po sa pagpapalaganap nitong impormasyon, hindi po sa pagpapalaganap ng virus. Sana po masug po na itong virus. Kasi almost 100 countries po, Madam Bing Nebres Nolia, ang bansa na infected na ng coronavirus. At siyempre, yung kumusta na kaya yung nahuli na sabing palit pastillas dyan sa ito, yung may mga pinayagang makapasok sa Pilipinas na mga Chinese national. Sana po huwag nang papasukin pa itong may mga galing po sa mga bansa na galing sa may mga infected ng coronavirus. So talaga, dito po tayo muna nakatutok para ito po na
ma-prevent natin ang paglaganap ng coronavirus. Ano? Kaya puspusan po. Sana po individual na po na lahat po gumawa ng paraan. So sana po lahat po tayo sundin po natin ang mga payo nitong Department of Health na magkaroon ng mga disinfectant. So marami na po ang ito po pala ano maisingit ko. Marami na ang sinuspende na mga event. Lalo na po ito yung exam po ng civil service na sana po ngayong March 15 sa buong bansa po sinuspende muna, pansamantalang sinuspende ang na paparating na civil service exam. At siyempre po yung itong Commission on Election, suspendido na rin muna itong mga registration ng mga bagong botante at yung mga magpapalit ng address. So sana po mawala na agad itong coronavirus. At hindi lang po yan, yung mga event, mga local events po na may mga malakihang pagtitipon, talagang sana suspendido muna yung mga festivals at mga events. Yung pati na rin po yung CBCP. Eh nagbigay din ng advice na sana po ito. Kasi ito ba ang simbahan, ano? Sa simbahan, marami din hindi magkakilala at kung saan-saan ang gagaling itong mga dumadalo sa lalong-lalo na sa araw ng Linggo. Ano mga relihiyon yan, ipinagbabawal muna itong mga contact, mga direct contact. Lalong-lalo po yung beso-beso, mga shake hands. So, bawal muna. At siyempre, itong lalong-lalo na yung mga kissing, ano, mas matindi. So, yung mga siyota ninyo, kung galing ng Metro Manila, lalong-lalo na sa Taguig City, i-quarantine mo muna ng 14 days. At siyempre, sana po maging vigilante po tayo sa pagkontra para makaiwas po tayo sa itong COVID-19. So, sige, tuloy-tuloy po tayo. Kayo po'y patuloy na nakikinig sa DWSS 107.5 Deyo Teleradyo. At siyempre, ang suki po ni Sir Deyo Ribamba, ang suki po ng DWSS kay Madam Jingjing Ulikino Tuliao dyan sa bansa ng Taiwan. Abay, malaki-laki rin po siguro itong mga bilang ng na-infect dyan sa bansa ng Taiwan. Madam Jingjing, kumusta naman ang sitwasyon ninyo dyan? May mga events pa po na nangyayari dyan sa Taiwan. So, paki-comment na lang po para ma-update din naman natin sa ating mga kababayan. Lalong-lalo na po sa mga kababayan mo dito sa bayan ng Pulanggi. Sabi ni Madam Bing Nolia, pauwi na daw siya. Kaso, baka magdala lang ako ng virus kaya pass muna, uwi ko primoy. O ayun, mag-quarantine ka muna dyan. Self-quarantine. Magkulong ka muna sa iyong kwarto ng 14 days. So wala pa naman. Siguro, mas mabuti na hindi ka muna uuwi para kung sakali. Pero siguro, wala pa naman sa iyong nakakarating dyan na virus. Kay Sir Doy Valenzuela Diokino dyan sa DWCR. Nanonood din. At siyempre, kay Madam Virginia Mosa. Sabi ni Madam Bing, dito lang muna ako sa Office Primoy. Office quarantine po. So, office quarantine. So, patuloy pa rin ang business. Yan ang maganda. Kahit nasa self-quarantine, tuloy-tuloy ang business. Kumusta man barang classmate? Heto, sabi nga, patuloy sa serbisyo publiko. So, para po sa atin. So, sa lahat po ng mga nasa Barangay Piña Francia, sabi ni Madam Inadil Castillo Marulliano, kumusta na lang po?
At siyempre, good afternoon kay Sir Jun Bingo Dixisney, ang kapitbahay sa Mayon Internet TV, nasa Bangkirohan. Kumusta po yung programa natin? Ala, talaga, meron na din talagang virus dyan sa case. Ano yan? Kingdom of Saudi Arabia, Madam Ina del Castillo. Eh, kumusta po ang anong ginagawa ng gobyerno dyan para mawala na po yung coronavirus dyan? Ilan na po ba ang na-infect ng coronavirus dyan sa KSA? Madam Medalyada Aikot Sumayla, good PM po. Pag-greet po sa Aikot So family sa Baskaran Daraga. Tiyo Ingoy kasi tiya siyoni. Salamat po. Eh, kumusta na lang po dyan sa Barangay Baskaran? At siyempre, ito po yung biyanan din ni Sir Julie Malasa, ang Honorable Barangay Kagawad ng Barangay Namantaw, si Sir si Tiyo Ingoy Aikotso, tsaka si Tiyo Siyone. Banugang po ito si Honorable Kagawad ng Barangay Namantaw, ang napakasipag na Barangay Kagawad na soon to be magiging barangay captain ito kung magkataon. At siyempre, ang Triple J, ang tatlong hari ng kapitbahay. June Galicia Mirabete, Jubil Galicia at June Bingo Dixisney. Ito ang tatlong hari na walang corona. Talagang safe na safe pa sa corona. At siyempre, Asil Marbella, pabati kay Bayaw na Mamu Murillo, uli na ako dyan sa aga. Madam, saan ka galing? Uuwi ka dito? Sana magpa-check ka muna. hindi naman sa ganun. Pero talaga, sabi nga ito, prevention is better than cure. At siyempre dyan sa Barangay Taladong kay Super Merman. Uyan si Merman, pirmi amo ayudarang corona. Iba naman ang dalang corona nito ni Merman. Kasi ito, galing sa barko, ibang corona yung dala niya. Yung corona ng binibining Taiwan. At siyempre, hindi na ito sumasakay sa barko si Sir Merman, kaya safe na ito primay sa coronavirus. At siyempre, Madam Ner Belga at siyempre, ang Santa Claus ng kapitbahay ng Mayon Internet, si Sir Bug Sibilia. Magandang hapon na lang po. Ano? So sige. Meron na po tayong 20 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At siyempre patuloy po kayong nakikinig sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. At siyempre sa aking Facebook Live, pwede po mag-comment pa po kayo habang meron pa po tayong natitirang minuto para maihabol po natin. At siyempre, ishare na rin po ninyo at pwede na rin ninyong ishare at i-watch party sa inyong mga grupo. At siyempre, ito po ang mga impormasyon natin na talagang mga relevante. O ayun, talagang nakatutok sa akin si Madam Bing Nolia Nebres. Pakibati na lang po sa yung kaibigan ko dyan, yung may-ari ng Daraga Home Depot. At siyempre, itago na lang po natin sa pangalang Maricel Nator. Hindi naman nakatago kasi ayan na nga o. Nakalabas na. Sorry po, di tayo matutuloy sa Boreas Island. Love ko ikani, T.Y. Primoy. Sige, pagdaan ko po kay Madam Maricel Nator, sasabihin ko na lang, EPA mo na lang siya. Kasi kayo, lamierda talaga, pa-Boreas. Hindi naman niyo ako sinasama. Pwede rin akong maging driver ninyo kung kayo po ay inaantok na. At siyempre, walang bayad sa pag-drive. Basta meron lang isang rep, okay na yon sa akin. At siyempre, kayo po yung patuloy na nakikinig sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio at sa aking Facebook Live, Ronel Nebres. Sa hindi pa po nakakaalam po ng aking Facebook account sa mga nakikinig dyan, lalong-lalo na po dyan sa Pulangi Integrated Terminal. Yung nagtatanong po ng aking Facebook account, hindi ko nasabi. Ayun, kung nakikinig ka po, isearch po ninyo yung Ronel Nebres. Marami pong lalabas dyan, pero wala naman ibang kalbo, kundi ang inyong lingkod. Ano? So, dyan sa Pulangi Integrated National Terminal. Excuse me po! Talagang nabubulol ako. Ano?
So pasensya na po, pero talagang parte na po 'yan, talagang sa karamihan ng ipinapalabas namin na impormasyon, talagang ito po kasi sana 'wag makarating sa atin ang corona. So ayun po, yung DOH talagang puspusan at nagkakaubusan talaga nitong face mask. Kahit dito po sa Bicol, naghahanap po ako ng itong sanitary face mask kasi marami pong face mask na lumalabas itong mga tela. Kasi itong mga tela, gawa lang sa tela, sabi ng World Health Organization, hindi naman ito nakaka-proteksyon sa coronavirus. Ito lang po yung sabing sanitary face mask. Ito lang po yung talagang aprobado na nakakaprotekta. Ang problema nga lang, talagang kulang ang manufacturer, ang manufacturing. Kaya sana sa mga manufacturer nitong mga sanitary face mask, sana dagdagan pa ninyo ang gagawin. Kasi dito lang sa probinsya, kahit wala pa naman ditong nakakarating na coronavirus, halos siguro priority lang talaga ng mga tindahan nitong mga drugstore, yung mga nurses at yung may mga dinaramdam na lalong-lalo na yung sipon at mga lagnat. Kapag tumaas na po sa 38 ang inyong temperatura, maaari na po kayong kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center. At siyempre, Madam Amelia Mendoza, Delia Aban. At siyempre, ayan na, Madam Bing, si Madam Maricel. Cancel Tabi Chief, tamapagal na, Maray yan, mag-ingat. So, sana po, patuloy lang po kayong manood. So, inform na lang po ako ninyo kung kailan kayo matutuloy. Boreas Island, ano? So, talagang nagiging tourist na kayo diyan sa lahat ng mga magagandang tanawin. At siyempre, bagaman sana hindi nag-chat, may panawagan pa. Yun nga ang sabi ko, i-chat mo na lang. Pero maganda na yun, nakapanood ko kayo dito sa aking aming programa ni Sir Deo Ribamba. At siyempre, mayroon na po tayong 26 minutes makalipas po ang alauna ng hapon. Sabi ni Madam Maricel Nator, so mga lumang malinig pa na bado, pwede man gibuhon na face mask, tabi chip. Ayun nga, sabi nga, yung kumakalat baga na pwede na yung hindi na ginagamit na bra. O, pwede pa yun maging dalawa. Kaso nga lang, talagang sabi ng World Health Organization, itong yung World Health Organization na ang talagang pwedeng makaprotect lang sa mga virus, itong sanitary face mask. So ito, ako nga, bumibili lang ng mga face mask dyan sa tindahan. Yung nga, nung isang linggo, nung pagbili ko, nakasulat pa. Hindi ko na itinuloy yung pagbili kasi nakasulat Chinese. Akala ko, baka galing pa yun sa China. Kaya hindi na ako bumili. Kaya yung dating ginagamit ko, linalaban ko na lang, dalawa pinagpapalit-palit ko. Ang hinahanap ko na talaga, itong sanitary face mask. Yun talaga, pag may gustong magbenta noon sa akin, bibili na ako. Pero talagang limitado lang siguro yung pagbebenta nila. Ayun, basahin po natin ito habang may natitira pang konting minuto. Mula kay Madam Amelia Mendoza. Kay Madam Amelia Mendoza, Sir Ronel, good sir, good PM. Pabati naman kay Monique Talde, Arnel, Arwin Talde, pati naman tabi Sir Ronel Sagabus ng mga taga-Anislag. Salamat po Sir Ronel. Sir Ronel, buhok sa payo mo, maski saro, joke lang. Di ba? Ito, may buhok ako dito. Oh. Ayun, hindi mo lang nakikita. Ayan, oh. Ayun, maraming buhok yan. Di ba, guwapo ka naman. Ayun, sa lahat po ng sinabi mo, yun ang tama. Ayun. So maraming salamat po sa inyong panonood. Si Ronel, supante, punit, pwede man face mask. Joke lang kung wala na baga si Ronel face mask. Basta wag lang labahan, pwede yun.
pagkatapos gamitin, pwede na yung gamitin bilang face mask. Sabi, yaks daw. So, sige. Siguro, hanggang anong oras ba tayo, Sir Deo? Alauna e media po, ano? So, abangan po ang susunod na programa, yung kasangga at ang musika. So, patuloy po kayong nakikinig dito sa ang radyo mo, ang kasangga mo. Sa DWSS 107.5 Deo Teleradio. So ano po, siguro kay Madam Fem na hinerbes, nakahabol. Eh talagang maraming salamat. Marami din talagang nanonood at nagpa-participate sa ating programa. So sana po patuloy-tuloy na ito dahil kahit may biyahe nga ako, talagang sinisikap ko na makapagbigay serbisyo publiko. Maiparating ang mga impormasyon, mga relevanteng impormasyon na aming nakukuha sa aming pag-iikot-ikot, lalong-lalo na sa aking pagbibiyahe. So, sa mga pasayro nga, minsan nagtatanong sa akin kung bakit naka-face mask din kami. So, ito po kasi, para po sa kaalaman ng lahat, ang paggagamit po ng face mask ng mga pampublikong super ay kautusan po ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Sa visa po yan ng Memorandum Order 2020-. Ayun, nakalimutan ko yung dash. Ano? Basta ipinalabas po yan na noong isang buwan pa po yan ipinalabas ng LTFRB ang memorandum. Kaya kami po ay sumusunod lang sa mga kautosan. Pero kahit po para sa kaligtasan, pwede rin kahit walang ipinalabas na memorandum order ang LTFRB, marami na talagang gumagamit ng face mask. Protection po sa alikabok at sa usok at sa kahit anumang mga virus na lumalabas. Kasi hindi lang po basta-basta virus ng corona ang lumalaganap. Eh dito sa atin sa Bicol, itong African swine fever na talagang puspusan din ang checkpoint. Hindi lang po sa mga main road na, may mga inilagay na po na checkpoint ang Department of Agriculture sa ilang mga barangay, yung mga daanan, mga lagusan. Kasi nung nakaraang linggo, talagang may nakalusot itong nagdala ng African swine fever diyan sa bayan ng Daraga. So kaya po sa kagustuhan ng iisang negosyante na kumita ng medyo malaki-laki kasi nabili niya yung mga produkto doon sa lugar na kung saan infected na ng African swine fever ang mga alagang baboy. So siguro nasilaw siya sa murang presyo. Kaya yun, maraming pigiri mga nag-aalaga ng baboy ang talagang nalugi sa pagdadala nitong African swine fever. So talaga itong ating mga tauhan ng munisipyo minsan katulong na rin po yung PNP sa pag pa-plug down ng lahat ng mga delivery truck. Minsan nga siguro para makalusot hindi natin alam kung isinasakay lang dyan sa mga pampublikong sasakyan. Kasi ang mga pampublikong sasakyan, hindi naman pina-plug down dyan sa checkpoint sa swine quarantine checkpoint. So, sana po, siguro, wag na ninyong susubukan pa na mag-transport ng mga karne. Pero may mga ship na naman na karne na na-checkpoint pero hindi naman ito dumaan sa mga inspeksyon ng National Meat Inspection, yung NMIS. At hindi dumaan sa mga itong mga bunuan. Anong tawag dito? Mga slaughterhouse. So diyan sa bayan ng Daraga, temporary nakasara yung slaughterhouse diyan. Talagang
nagdulot ng malaking kalugian sa pagninegosyo sa mga alagang baboy. So siguro po kailangan po siguro magkailangan ng eto madam, isingit ko muna si madam. Ayaw man sana ako primo na announcer na. Oh, yun. Pero pwede rin. Ayun. Maraming salamat. Siguro talagang idol ko kamo. So siguro oras na muna ng pansamantalang pamamaalam. Paki-check po ng inyong mga orasan. Meron na po tayong 35 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At siyempre, oras na po ng pansamantalang pamamaalam sa programang Kamada sa Kalsada sa DWSS 107.5 Deyo Teleradio. Sa ngalan po ng bumubuo ng DWSS 107.5 Deyo Teleradio, sa pangalan po ni Sir Deyo Ribamba, Sir Ronel Santoyo diyan sa Metro Manila, at siyempre ang buong pwersa ng Basta Driver Safety Enforcer Incorporated, ako po ang inyong naging super, ang driver na sweet lover, Ronel Nebres. Ito po ang grupong Basta Driver Safety Enforcer. Ito po ang grupong walang kinikilingan, walang inaatrasan, servisyong biyahero lamang, hanggat may delikado, hanggat may napupuna, hindi namin tatantanan, pero hindi namin kaya mag 24 oras dahil natutulog din kami pagkatapos ng balita. Maraming salamat po!